dalawa yun guys, oh. Ito po yung una namin ginagawa. Kami ay nagpunta sa barangay hall sa Pasiano, no, para kami ay kumuha ng ibang requirements ni tatay, no, yung indigency at barangay certificate guys, no. Ayan, papunta na rin kami ng City Health Center o City Hall. Ayan, nagtuturo pa kasi pareho kami hindi alam kung anong unang gagawin guys. So ayun guys, no, galing na kami ng barangay hall kasama si tatay. Yan, kumuha na kami ng mga barangay certificate. Ngayon papunta naman kami ng pupunta na kami center para i-check up siya doon, tsaka lilinisin, tapos bibigyan siya ng gamot doon, no? And the rest, kung ano pa yung iba pang gagawin, malalaman niyo mamaya, ha? Baka niya pag-vlog, okay? 12 seconds later. Yeah. Oh guys, nandito na kami sa ano, City Hall. Kumilig, sa kumilig tayo. Yan, papunta na kami sa Comilex para kukuha ng voters verification, di ba? Yan, musta tayo. Yan. Babalik na lang kami dun sa City Health. Ayan pa lang ba? Ayan. Ha? Sa ito at kalitipan na hindi pa kayo makakuha. Matagal na yan, kaya pang emergency lang siya. Hindi na kailangan yan. Hindi na kailangan. Ko pa pila pala ito. Kakuha na kami ng voter verification, no? So pinasisirok na lang niya ng aking kasama Giselle. Yan na yung isa sa mga requirements para sa paglapit namin doon sa Office of the Secretary Mayor para makakuha si tatay ng tulong doon, tulong medical para matulungan siya ng LGU guys. Ayan po, galing na rin kami ng barangay, nakakuha na kami ng andun barangay certificate. Hindi sa barangay, anong tawag dun? Voters verification. Ito yung isa, yung sa barangay? Indigency pala yun. Ayan guys, indigency pala yun. Yan, balikan na namin si Tatay Benjamin. Tay, anong naramdaman mo tay na malapit na makuha na yung mga requirements mo para yan. So guys, no, mapa-check up na natin si tatay doon sa babalik kami doon sa City Health ng Kalamba, no, para lilinisin yung sugat saka lilisitaan si tatay doon, no. Saka yung check up tayo, no, doon na lahat sa may ano. Yan po si tatay. So marami din tao. Oo. Oo nga. Ito na guys yung mga niya, certification niya ngayon. Ayan tayo.
Oye. Ayan. Mainit. So ayun guys, kami ay papalis na ng City Hall at kami naman ay papunta ng City Health Center. Yup, mo City Hall. So ayun guys, nandito na kami sa yan o. Ayoko. Calamba City Health Office. Ha? Busog pa ako? Yan, dito si tatay. Dito na kami o, alas dos, alawa na pa kasi schedule namin eh. Yan. Magtubig lang ako. Saan yung kumain? Ha? Makainom lang ako. Okay naman to ha. Tomorrow. So ayun guys no, magandang hapon. Yung lakad namin kahapon pala ni tatay no, hindi po siya napa-check up gawa ng meron pang mga requirements na dapat kukuhanin no kahapon. Ang nangyari kahapon, pumunta kami doon sa City Hall, sa may City Hall, kumuha kami ng yung ano tayo verification, ano yung sa voters oh. Pagkatapos noon, nagpunta na kami doon sa City Health Center. Kinausap namin yung taga City Health kasi ang advice sa amin ng City Health Center, kailangan si tatay i-confine na sa hospital para titingnan yung sa hindi po nakakalam talaga, yung dito po ni tatay, talagang binutas na po talaga yan yung dito niya. Yan o. Dito, yung dito po niya, talagang sinira na po talaga yan ng yung infection, mga sugat-sugat na po talaga dito yan. Tapos tumagos na po dito yan. So kailangan talaga na i-confine yan kasi di natin alam kung yan ay uoperahan yan, bibiyakin ng doktor yan para malinis, para makuha yung mga sira-sira na laman doon sa loob. Kasi yung nana talaga tumatagas talaga yan doon sa ilalim. Ayan po, namaga nga yan eh. Sobrang sakit po talaga niyan, tay. Oo. Makarot talaga. Yun po. Hindi ko matiis kasi sa madaling araw, hindi na ako makatulog. Kasi kumikirot. Sobrang sakit. Oo, yan po talaga, oh. Ito. Yung butas doon sa ilalim, talagang wala na. Kailangan. Kasi, oo, baakin talaga yan. And then, lilinisin tayo, no? Nakukumpay na nga ako sa... sa CP, kaso ay ang problema na yung financial kasi pagpasok namin marami nang bibilin doon ay wala kaming magamit na pera. Oo, yun nga po talaga ang... hindi nga ng tulong kung kaya naman pwedeng makalapit kami para may manggaas man kung may pagpasok sa hospital. Oo. Kasi wala talaga eh. Hindi ako nakatrabaho, wala naman ito. Yan. Ang problema pa nga, yung aking mga pang-ano ko sa araw-araw. Wala rin. Tapos? Wala rin. Wala nang... Pitus na lang ako. Higot ng kape. Hindi na mainit. Dahil wala nga. Nakikusap ako sana kung may nahihingyong tulong sa inyo. Ay, nakikusap ako. Ako ang papasamat sa inyong lahat. Dahil sana gumaling ito ako sugat na ramdaman ito. Dahil sa tulong ninyo, ay maasa po ako. Maraming salamat po sa inyo. So ayun guys no, yung una nating vlog, yun nga pinangako natin kay tatay na sasamahan natin siya doon sa mga barangay, doon sa local government, kukuhanin natin yung mga requirements
at saka yung medical para nga makahingi tayo ng tulong medical doon sa mga LGU, no? At doon sa kay Mayor at kay Vice Mayor at saka kay Congressman Cha, no? So hindi po talaga tayo nakahingi kahapon gawa ng kulang po yung aming mga requirements. So hindi rin po si Tatay nagamot doon sa City Health Center gawa ng pinapasa na po si Tatay doon sa hospital talaga na sa may emergency para i-confine na po talaga siya kasi yung dito nga niya hindi po namin alam kung iyan po ay cancerous na or what. Huwag naman po sana, no? Kasi talagang sinira na po talaga dito yan, no? Tapos tumagos na po kasi dito yan. Yan. Kumikirot po yan. Tignan mo yung mata ni Tatay. Talagang, hindi sa, hindi po talaga siya makatulog sa gabi. Gawa ng kumikirot tapos lumalabas yung nana niya. Wala naman po siyang pera na pambili ng gamot. So, ayan guys, no? Ginagawa po namin ang aming effort na makatulong kay Tatay. Samahan namin siya doon sa mga LGUs, no, para makahingi ng tulong medical. Kasi yun lang po talaga ang kaya namin. Wala din man. Kung meron lang kaming sapat na pondo, di kami na lang sana tutulong kay Tatay. So, pareho rin kami ni Tatay na wala. Wala rin pera. Sana guys, meron po mga taong may ginito ang puso na bukal po sa kanila ang pagtulong kay Tatay. Dahil kailangan po ni Tatay ang mga tulong natin guys. Nakakaawa po talaga guys ang kanyang condition guys. Gawa ng ano niya dito, no? Kasi talagang masakit po talaga. Hindi siya makatulog, hindi siya makagalaw, hindi siya makapagtrabaho ng maayos guys. Yun po talaga. Yun po guys, yun po yung nangyari sa amin kahapon, no? So babalik kami bukas. Diretso na kami doon sa GP Hospital para i-confine doon para malaman talaga natin kung ano po talaga ang kanyang sakit o kung ano po talaga ang findings niyan. Bakit nagkagayaan yung infection na sinira na po yung dito niyo ng langalan niya dito tapos tumagos na dito guys. So ayun guys, sana suportahan niyo po kami sa aming vlog and then like and share support para kung kikita man tayo sa pag-vlog natin, ito tulong rin natin guys, no? Yun lang po guys. Maraming salamat sa inyo. Kasi nakausap yung anak at saka yung dati mong asawa, parang galit man sila sa'yo. Meron ka bang ginawa sa kanila o kasalanan? Wala naman. Kasi ako nga nagtataka kung bakit nagagalit pa yung aking asawa. So, ang akin namang anak ay talaga lang walang mapadala. Wala nang sa kakapusan din. Hindi naman ako namimersa sa anak ko kasi naiintindihan may pamilya siya, may mga anak na maliliit. Hindi ko mapersa ang mga anak ko kasi wala rin silang pagkukunan. Isa rin yan tayo. Yun. Una, papadete sa gatas ng... Kasi tayo sila naman may pamilya din, baka walang-wala rin sila. Walang-wala, naiintindihan ko rin naman sila. So, ang akin ng mga asawa, ganito, huwag naman sana siyang magagalit sa akin ng gato, tinitinan dito na. Sana naunawaan niya ako. Ngayon, kung siya may galit man, wala akong magagawa sa kanya. Papasanta rin ako sa kanya. So, Tay, kung meron kang pagkakamali, Tay, ihingin lang tayo ng sorry sa kanila, no? Kung ako meron pagkukulang, sana naunawaan niyo na. Ngayon, pagpapatawad naman tayo, bawa. Ito nga rin. Tama yan, Tay. So, huwag naman ninyo akong kagalitin. Kaya kung nga pong nabubuhay, mayroon pang matitirang galit para sa inyo. Intindihin nyo na lang. Salamat. Yun po guys, no? Sana po, kung ano po yung pagkakamali ni Tatay, ay di tawarin nyo na lang si Tatay kasi lahat. Masarap po sa pakiramdam yung wala po tayong naramdaman na po at galit. Tama ba tayo? Yan po, kung ano man yung pagkakamali noon ay magsorry na lang. Magpatawaran na lang sa isa't isa tayo. Yan po, no, doon po sa kanyang mga anak ay naiintindihan naman po ni Tatay na wala rin kayo. So kami po gagawin na lang po yung aming effort na makatulong din kay Tatay, no? Kasi ito po naman yung goal namin na pagtulong sa kapwa. Siguro kung mayroong kaming sapat na pundo lang, hindi na kami lalapit doon sa government kasi napakahirap po yung paglapit doon, yung pagpila pa lang, yung lakad-lakad doon sa mga documents na kakailangan.
Napakahirap po talaga. So yung sa amin, ginawa lang namin yung aming effort para din kay tatay. Kasi kailangan po talaga siyang tulungan dahil po sa kanyang sitwasyon. Kasi nakakaawa po talaga si tatay, guys. So ayun lang po guys, no, ha? Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. And then doon sa asawa ni tatay, saka sa anak ni tatay, pagpasensyahan na lang po, no. So kami po ay humingi ng pasensya sa inyo. At salamat din po sa inyo, no. Sana kung ano man yung mga ano niyo dati, eh, pass na yun. Pag patawarin nyo na si tatay, oh. Kasi si tatay may edad na rin, 58. Hindi natin alam kung kailan siya, ano, di ba? Di ba, tay? So, ayun po guys na. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye!